Code of Japanese Treasure. Kumusta po kayong lahat mga kateets, no? Lalong-lalo na po sa ating mga masugid na tagapanood sa ating mga video, sa ating mga subscriber. Paalala lang po mga kateets, ang video na ito ay hindi gawa sa isang eksperto. Ito po ay batay lamang sa aking sariling experience at panaliksik. Malaya po kayong magbigay opinion, komento at suggestion. Maraming salamat. Okay, so kumusta po kayong lahat mga katiets? Habang nagkape tayo mga katiets dito sa area, nagawa tayo ng video tungkol naman sa code 21, no? Number 21. Okay, so kakatapos lang natin mag-upload ng code 3, no? Dahil may nagtanong tungkol dito. And then, na-re-upload na rin natin yung tungkol doon sa nagiging usapin kasi kung ano yung Pilipinas dati, kung ano yung totoong pangalan ng Pilipinas. So kami dito mga katiyot sa Mindanao, may nakuha kaming gold frame na 1668 at nakatatak dito ay upper, no? So yun nga, confirm nga yun na old frame, no? At magkahalaga yun ng 20,000 pesos. Di ko lang alam kung ano ang or kung magkano ang appraisal sa ngayon. Okay, so dito po tayo mga ka-TH, no? Pag-usapan natin ang tungkol dito sa code number 21. So baka may magtanong bakit may number, no? Ito kasing nalalaman natin mga ka-TH. Nagsimula ito sa number 1, no, hanggang pataas. Oo, so kaya isinali na rin natin yung kung aling number siya nakalagay. Okay, so itong code number 21 mga ka-TH ay isa po ito sa mga dapat nating malaman kung ano ang ibig sabihin. So muli ko pong ipaalala sa inyo mga ka-TH na ang mga Japanese ay hindi gagawa ng marking sa mga batong pagang o yung white na bato o yung mga batong patay na madali lang ukitan. So kung sa tingin niyo ang bato ay madaling ukitan or magde-deform na bato, yan po ay hindi gagawa ang mga Japanese dyan, no, ng markings. Dahil pagdating ng panahon or paglipas ng panahon, mawala yung markings dahil nag-deform yung bato. O kung hindi na ang kabuhan ng bato hindi nag-deform, pero yung markings hindi nag-deform, so hindi pa rin mabasa. Okay? So yun po ang isa sa importante. Now, dapat solid rock, no? Solid na bato ang kailangan na makita natin na mayroong markings, no? Kahit countersign yan, pagdating natin sa ilalim, mayroong bato na mayroong marka, kailangan solid rock pa rin yan, no? Okay? So, ang kahulugan po ng code number 21 ay explosive. Okay? So, sasabog po, no? May sasabog. Okay, so tandaan ninyo mabuti itong code nito. Ngayon, kung sa surface, may nakita kayong markings na nagpahiwatig ng deposito, and then paghukay ninyo na tagpuan ninyo ang markings na ito, so ingat na lang po, no? Doble ingat kasi mayroong pagpasabog na linagay dyan. Okay, so hanggang dito na lang po, no, mga katiets. Sana po ay nakatulong itong video na ginawa natin. Maraming salamat po. Bye bye and God bless.